ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlagan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kayo kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para sila'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapamanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, wala naman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, narinig natin ang pagtatwa ni Jesus sa mga pariseyo at eskriba. Bakit? Kasi ito yung mga tao na tumutuligsa hindi lamang kay Kristo, pati na sa mga tagasunod niya. So, sa mga eskriba at pariseyo, sila ay nagsasabi na tinutupad nila ang kautusan ng Diyos. Pero palagi silang nakatingin sa mga tao, lalo na yung mga hindi nakakasunod. At nabanggit sa ating ebanghelyo na dapat hindi ipanumpa. Don't swear to God or don't swear doon sa mga alay, no? Kasi parang mas mahalaga sa kanilang alay o yung ginto, hindi yung pinaka dambana o yung altar. Siguro napansin ni Jesus na iba yung kanilang pakay, no, sa mundo. Kaya't ito yung palaging hinahanap kay Jesus na yung mga bagay na pinangaral ni Jesus, sapagkat kahit na yung mga ibang naka witness o naka tingin o naka malas ng himala ni Jesus, no, hindi
pagkatapos ng himila ay hindi sila naniwala kay Jesus. Bagkos yung iba naman, iniwan si Jesus. Kaya nga, sinabi ni Jesus, aalis ba kayo? O saan kayo pupunta? Sabi ni Pedro kay Jesus, siya ang banal ng Diyos. Kaya nga, kung hindi nila kilala si Jesus tulad ng mga Pariseo at Skriba, hindi sila susunod kay Jesus. Kaya ang mga sumusunod kay Jesus ay dapat alam, no, kung ano ang dapat gawin, no, lalo na sa buhay ng isang tao, ang pagdarasal, pag-aayuno, at ang maaari yung paglilimosna o pag-aabuloy doon sa mga mahihirap o mga tinatawag nating may kapansanan. So isang bagay na pinapaalala sa atin ng Diyos, no, na dapat nating pakabanalin, no, yung mga bagay lalo na sa simbahan, hindi lamang yung mga naroon na imahin o anumang mga nasa harap ng altar, no, ang mahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos, no? Hindi lamang sabi natin tayo laging nagdarasal sa Diyos, tinutupad natin ang utos ng Diyos. Sana mga kapatid, lagi nating isipin sa bawat gagawin natin sa buhay, no, kung tayo ba ay sumusunod o naaayon ba ang ginagawa natin sa utos ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.